Kamahalan, Haring Saul, ang propetang si Samuel, naririto! Pagpalain ka ng Diyos, sinunod ko ang lahat ng utos niya. Kung gayon sabihin mo sa akin, ano itong naririnig kong iyakan ng mga tupa at unga ng mga baka? Kinuha ng mga tauhan ko ang pinakamaiinim na tupa at baka. Ngunit iyahandog ang mga ito sa Panginoon mong Diyos. Ang walang halaga ay pinatay namin. Ang Panginoon ang pumili sa iyo upang maging hari ng Israel at sinugo sa isang paglalakbay at sinabi, yumaon ka at iyong lubos na lipulin ang mga makasalanang Amalakita hanggang sila'y malipol. Bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Sinunod ko ang Panginoon. Sinunod ko ang pinapupuntahan niya. Binihag ko ang Haring Agag at nilipol ang mga Amalakita. Makinig ka! Mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog. At ang pakikinig ay higit sa paghahain ng taba ng tupa! Nagkasala ko. Sinuway ko ang bilin mo at ang utos ng Panginoon. Natakot ako sa bayan at sumunod sa kanila. Patawarin mo ang aking kasalanan at samahan mo ko upang sumampa sa Panginoon. Hindi kita sasamahan sa pagbabalik mo. Sapagkat sinuway mo ang utos ng Panginoon, itinakwil ka na niya bilang hari ng Israel. Sa araw na ito, tinanggal na sa iyo ni Yahweh ang kaharian ng Israel at ibinigay ito sa taong higit na mas mabuti kaysa sa iyo. Pasensya na, natagalan yung rehearsal ng banda namin. Okay lang, pumunta ako sa library at gumawa ng homework. Ako, marami akong pagkakaabalahan. Nakita mo yung tsura? Ang nerd kasi niya! Wow! Tingnan mo. Uh-oh. Ayos! Classic guitar yan, pare! Pwede ba patingin ako? Teka! Sandali! Ibigay niyo sa akin yan! Pagpapasira niyo yung gitara sabihin ko! Sabihin mo Chris! Hoy! Ibalik niyo yung gitara niya! Hoy, di mapipilitan! Matakas na sila! Susunod ako sa inyo! Gizmo? Tara na! Tinatakas nila yung gitara ko! Hoy! Ano ba? Ibalik niyo ang gitara ko! Ah! Gusto mong ibalik ko? Eto! Tara na! Sige! Tara na! Pagbabayaran nila ang ginawa nila! Gusto mong i-compute ko kung magkano paggawa, Chris? Hindi ganyang pagbabayad ang gusto kong mangyari! Chris? Gizmo, yung electrical system ng tren, patayin mo ang ilaw sa kabilang bagon! Tingnan natin kung may magagawa sila! Superbook! May ayusin pa ako! Hindi ako aalis dito! Superbook! Wow! Dadalhin ko kayo kung saan makikilala ninyo ang dalawang lalaki na natuto kung saan hahantong ang galit kung hahayaan niyang manaig ito. Oh, yung gitara ko! Bakit lagi ginagawa yun ni Superbook? Para hindi mo masaktan ang sarili mo. Guys! Sa tingin ko, napadpad tayo ngayon sa kampo ng mga hukbo! Gizmo, mag-info scan ka kung anong panahon at eksaktong lokasyon kung saan ginamit ang sandatang yan. Sa tingin ko, hindi na kailangan pa. O eto, nakikilala ko pa ang tirador na to. Chris, sa palagay mo ba kay David yan? Yung ginamit niya para talunin si Goliath? Huh? Hindi! Ang labang ito ay para sa Diyos, hindi ako matatalo!
Ang dala mo'y tabak at sibat lamang. Ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos. Huy! Chris, kahit sino pwedeng magkaroon ng tirador. Kahit sino na nagmamay-ari din ng lira na kagaya ng kay David? Oo, ang galing naman nun. Alam nyo ba na ang tawag dyan sa instrumento ni David ay lira? Sinasabi ko lang. Sa tingin mo kay David talaga ang lira na yan? At nahanap ko na rin mismo si David. Nasaan? Puro sundalo lang ang nakikita ko. Si David ay isa sa mga sundalong yan. Wow! Ang laki na ni David. At matuturuan niya ako kung paano tatalunin ang mga bully na yun. Chris! Bakit? Tinalo ni David si Goliath nung bata pa siya. Ha, lahat yan ang salaysay tungkol kay David. Pero anong ginagawa niyo sa sandata niya? Kami? Grabe, kailangan na itong malinis. Umalik na kayo sa trabaho niyo. Opo, tama! Trabaho! Pakipaliwanag po ang gagawin namin. Iligpit nyo ng gamit ni David dahil tayo'y uuwi na. Opo! Maglilinis! At magliligpit! Ito po ang gagawin namin! Linis, linis, linis! Ligpit, ligpit, ligpit! Hukbo ng Israel! Napagtagumpayan na naman nating muli ang laban! Muli mo na namang pinatunayan ang sarili mo, David. Isa kang mahusay na pinuno. Sa araw na to, tinanggal sa iyo ni Yahweh ang kaharian ng Israel. At ibinigay ito sa taong higit na mas mabuti kaysa sa iyo. Ayun siya! Sa'yo suporta namin! Oo! Oh! Ayun siya! Saan yun? Tingnan niyo, si Haring Saul! Pati siya, tumanda na rin. Tayo na at bumalik sa Gibeya! Naririnig mo ang kanta nila? Opo, Panginoon. Mga papuri. Makinig ka sa kanila! Sinasabing kay David ay laksa-laksa at ako'y libo-libo lamang. Kasunod ay siya ng kikilalaning hari. Kamahalan! Ginoo, mas pabuti kung ika'y babalik na lang sa ibang araw. Ang hari ay wala sa sarili. Kung gayon, dalin mong aking lira. Ang aking pagtugtog ay magpapagaling sa kanya. Iwanan mo na kami. Tagal ni David. Pabayaan mo muna. Alam nyo, gusto ko talaga din sa Gibeya.
David! Bakit? May humahabol ba sa'yo? Ang hari. Ang hari? Ano? Pero kaibigan mo siya! At akala ko mahal niya ako. David? David, nasan ka? Mikal! Nandito ako! David, nasaktan ka ba? Hinagi sa akin ang ama mong sibat. Ano? Hindi ako makapaniwala. Bakit naman gagawa ng ganun si Haring Saul? Matagal na nung una itong nangyari. Pagkatapos niyang talunin si Haring Agag, ang espiritu ni Yahweh ay umalis na kay ama. At sa pahintulot ni Yahweh, isang masamang espiritu naman ang nagpahirap sa kanya. Kamahalan, kung gusto po ninyo ay ihahanap namin kayo ng mahusay tumugtog ng lira. Patugtugin nyo lamang siya, sa gayon kayo ay bubuti. Sige, ihanap nyo ako at dalhin nyo siya rito. Yun ang dahilan kung bakit ako nasa palasyo. Sa tuwing dumarating ang masamang espiritu sa kanya, tinutugtugan siya ni David ng lira. Buti ang pakiramdam niya at ang masamang espiritu ay umaalis. David! Anong kailangan niyo? Narito ako para sa utos ng hari. Pamumunuan mo ang 1,000 kawal sa labanan. Gagawin ko ang utos ng aking hari. Pero David, pinagtangkaan kang patay ni Saul. Bakit mo gagawin ang inuutos niya? Dahil siyang aking hari. Anong gagawin natin, Chris? Hindi ko alam, Giz. Pero kung sa akin ginawa yon, gagawa ko ng paraan para gumante. Hindi ako susunod sa utos niya. Maniwala kayo. Si Superbook! Heto na naman tayo! Saan na naman tayo pupunta? Buti na hindi tayo sasama sa tigmaan! Giz! Saan tayo dinala ni Superbook? Ilang buwan na ang dinaanan natin mula kanina. At tinatay ang 50 milya ang layo natin sa unang lokasyon. Nakakaramdam ako ng buhay dito. 1,000-1,000 buhay! Wow! Teka, yan kaya mga kawal ni David? Hindi, kay Haring Saul ang mga yan. Anong ibig mo sabihin? David? Ikaw na ang namumuno sa kanila. Saan ba kayong tatlo nang galing? Patawarin mo kami. Hindi ka namin nasamahan nung pinadala ka ni Haring Saul sa labanan. Pero naniniwala ako nagtagumpay ka, di ba David? Oo. Nagtagumpay nga ako sa labanan. Ginawa ko ang mga iniutos sa akin. Sa bawat digmaan ng Israel laban sa mga Filisteo, nagtatagumpay ako. Nang makita ni Saul na pinapatnubayan ako ng Diyos at kung gaano ako kamahal ni Mikal, lalong tumindi ang takot ni Saul. Makailang ulit niya akong pinapapatay kahit sa loob ng aking tahanan. Kaya tumakas kami ng mga kawal. Ngunit, hindi pa rin sumusuko si Saul. David! Dumating na si Haring Saul para samahan ang kanyang hukbo. Giz, subukan mo siyang hanapin. Oh, ayun siya! David, umalis ka na bago pa. Hindi. Marapat na tapusin ko na ito. Giz, mukhang pababagsakin na ni David si Haring Saul gaya ng ginawa niya kay Goliath. At mapapanood natin ang labanan!
ginagawa ni Saul? Yikes! Papunta na siya dito! Takbo! Tago! Takbo! Tago! Takbo! May naitulong ka, Giz. David! Paakyat na rito si Saul! Umalis na kayo! David, ito na ang katuparan na sinabi ni Yahweh na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanyang gusto mo. Oo, ano mang gustuhin ko. Magsitago kayong lahat sa kuweba, sa pinakamalayo rito. Ano man ang mangyari, walang lalabas hanggang sa tawagin ko kayo. Narinig mo si David? Ho-ho! Magiging masaya to! Anong gagawin ni David? Din dapat matagal na niyang ginawa, gumanti kay Saul. Tama, pagbayarin mo siya. Magandang pagkakataon nito. Magugulat na lang si Saul sa mangyayari. May tao ba rito? Mukha siyang, para siyang magbabanyo? Inutol niya ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Ganun lang yun? Yun ang pagganti niya kay Haring Saul? Ang sirain ng kasuotan nito? Ano ba naman yun? Kapitan, hindi ko naiintindihan. Walang laban si Saul. Maari mo siyang... Hindi, hindi ko kaya. Huwag nawang itulot ng Diyos na gawan ko ng masama ang hari na kanyang hinira. Sapagkat Diyos ang pumili sa kanya. Dapat siyang magbayad sa ginawa niya sa iyo. Si Saul ang hinirang ng Panginoon. Walang sino man sa inyo ang dapat manakit sa kanya. Mahal kong hari! David? Bakit po kayo naniniwala sa mga nagsasabi sa inyo na gusto ko kayong patayin? Mapapatunayan ko sa inyo ngayon na hindi yun totoo. Kanina sa kuweba, binigyan ako ni Yahweh ng pagkakataong mapatay kayo. Gusto na ng mga tauhan kung patayin kayo, ngunit hindi ko ginawa. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari, sapagkat siya'y pinili ni Yahweh. Narito, mahal na hari. Ang kapiraso ng laylayan ng inyong damit. Pinutol ko, ngunit hindi kita pinatay. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawa ng masama. Na hindi ako nagkasala sa inyo, kahit pinagpipilitan ninyo akong patayin. Hatulan nawa tayong dalawa ni Yahweh. Ang Panginoon na ang maghahatol ng parusa sa mga ginawa ninyo. Ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay. Tama ka nga, David, at ako ay mali. Sinusuklian mo ng mabuti ang masasamang kinagawa ko sa iyo. Ito nga ay pinatunayan mo sa akin ngayon, kahit inilagay na ako ng Panginoon sa iyong mga kamay, hindi mo ako pinatay. Ngayon aking masasabi na ikaw ay magiging hari, at ang kaharian ng Israel ay magiging matatag sa iyong kamay.
Ipangako mo sa ngalan ng Diyos na kapag nangyari yon, hindi mo uubusin ang aking lahi at sisirain ang aking angkan. Nangangako ako. Nasa mga kamay na ni David si Saul. Maaari na nga siyang maghigante, pero wala siyang ginawa sa kanya. Dahil alam ni David na hindi niya yung trabaho. Huh? Woohoo! Si Superbook! Aalis na tayo dito! Ayos yun! Nakita mo ba yung itsura niya? Mukhang gusto niya tayong patulan eh. Tama kayo. Nagalit ako. Ang totoo, galit pa rin ako. Pero pinapatawad ko na kayo. Talaga? Pinatatawad mo na kami? Nakatatawa ka! O ikaw, makinig ka. Wala kaming pakialam dahil wala ka namang magagawa. Sa totoo lang, meron. Pero hindi na lang. Hindi ko na kasi trabaho yun eh. Tara na. Ah, duwag ka pala eh. Galit ako. Pinatawad ko na kayo. Hindi ako makapaniwala. Ito ang paniwalaan nyo. Inatake nyo yung bata. Kinuha at sinira nyo pa ang gamit niya. Makukulong kayo. Sumama kayo! Eh, pero teka lang. Nakakatuwaan lang naman kami. Katuwaan lang yun. Ayos lang yun. Lumipas ang panahon. Hanggang isang araw, mula sa matinding labanan, isang lalaki mula sa kampo ni Saul ang may masamang balita. Si Saul ay patay na. Sinabi ng Diyos kay David na tumungo sa Hebron at doon ay sinalubong siya ng mga taga-Huda at nagbuhos sila ng langis sa ulo ni David para ipakita na siya ang bago nilang hari. Simula muli, buhay ko'y alay sa'yo.